Alas 11 ng umaga, halos puno na ang Ayabe Gymnasium sa Kyoto, Japan. Sa loob, puno na mga hapon na nakasalampak sa sahig. Matsagang nakatipok sa bawat laban ng sumo na kanilang pinakaabangan. Makalipas kasi ang 6 na dekada, ngayon lang muling may napadpad na sumo wrestling tournament sa kanilang probinsya. Kaya walang pake ang mga Hapon kung kailangan nilang gumastos ng malaki, masaksihan lang ang makasaysayang pangyayaring ito. Ang bawat espasyo sa loob ng gym may kakulang presyo. Ang katumbas ng tila telang nagsisilbi nilang upuan, umaabot sa 10,000 yen o 5,000 pesos ang pinakamababa. Mas malapit sa ring, mas malaki rin ang bayad. Dahil sagrado ang larong ito, ipinagbabawal din ang anumang uri ng kustahan o sugal. Sa isang sulok naman ng stadium, nakahanda na ang mga sumo wrestler. Walang bakas ng anumang kaba o pangamba. Bago ang kanilang tagisan ng lakas, suot nila ang kanilang keisho mawashi, isang ceremonial apron na kalimitang gawa sa silk. Kakahalagang mga ito mula 800,000 hanggang 1 million yen o 300 hanggang 400,000 pesos. Kapansin-pansin din ang isa sa mga masusing pinaghahandaan ng mga sumo wrestler, ang kanilang mga buhok. Maingat itong inaayos para makahaling tulad daw ng mga sinaunang samurai. Bago magsimula ang labanan, nagkaroon muna ng tila production number. Ng ilang mga sumo wrestler, tila umaawit. Meron ding skit. Maya-maya lang, hudyat na para magsimula ang tunggalian. Unang sumalang ang mga nasa lower ranks. Sa ilang taon na kanilang ginugol sa pagsasanay, segundo lang ang binilang ng kanilang pinaghirapan. Tulad ng laro, may nagtatagumpay at may umuwing talunan. Mabilis man ang laro, animoy oras ang itinagal dahil sa tagaktak ng pawis sa kanilang katawan. Magmula noong 1950, ang laro na para lamang sa may dugong hapon, binuksan na rin para sa mga banyaga. Sa katunayan, dalawang Mongolian ang may hawak ngayon ng titulong Yokozuna, sina Hakuno Sho at Harumafuji Kohe. Kaya hindi rin daw malayo na ang susunod na Yokozuna may dugong Pinoy na. At si Akira Takayasu raw ang tila pinakaposibleng makasungkit ng karangalang yan. We love Akira. Samantala, sa loob ng stadium, nakilala namin ang isa pang sumo wrestler na may dugong Pinoy. Kamusta? Manong managalo ko? Ano pala siya? Sandan May ang kanyang rank. Nasa lower division. Ano saan po? Pangalan? Ang 20 anyos at tubong Laguna na si Jasper Kenneth Teray. Nag-uumpisa pa lang si Jasper sa larangan ng sumo wrestling. Si senpai to ka, senpai kohai no sa ikatang ka, sumo haito yung kata. At leegi tarasuko. なったんで、そこら辺はかなり入ってよかったなと思います。だから4人、4人番の中だ、やん。オープス、やん、なんかオレンジ。やん。まやまや lang、nagkita na rin ang mag-ina。なっ。て、hello、hello、こんにちは。こんにちは。hello。Sa taas na 6'1 at bigat na 290 pounds, hindi mo maiiwasang mamangha sa pambatong sumo wrestler nating mga Pilipino, si Akira Takayasu.